Okay, so let's start. Bago po ang lahat, mag-pray po muna tayo ng true believer's prayer. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself and its others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my help. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand in Jesus' name. Amen. Okay. So, gusto ko rin po muna magpakilala sa inyo. Ako po si Arnel B. Peña, isang marketing director sa International Marketing Group. At ngayon ay running for Senior Marketing Director. Isa rin po akong financial educator, speaker, and coach ng IMG Rich Maker Team. So, secondary public school teacher, major in mathematics po ako, at isa rin po akong entrepreneur. Okay, continue tayo. So, welcome to IMG Financial Literacy Seminar. So, we offer total financial solution. Sabi po rito, everyone has the opportunity to become wealthy if they have the right information. And that right information is what we want to share to you today. So, the opportunity to become wealthy. Kaya nga, si IMG ay meron pong mission na by the year 2030, ay makapagturo kami ng 30 million Filipino families para maging financial literate. Sabi nga po dyan, financial education isn't an option. It is a necessity. Tama po ito. So, paano pong sa kalagayan ng pag-aaral sa eskwelahan ng ating mga anak, ay talagang ito ay necessity, ito ay needs, kailangan para sa magandang future, lalo na po ang natawag nating financial education. Dahil hindi po na ituturo sa eskwelahan at natawag natin financial education. Kaya si IMG is very committed to educate and empower 30 million Filipino families by the year 2030. At sabi rin po sa librong ito, The Secret to Saving and Building Your Future, sa book introduction, when it comes to securing and saving your future, many good people fail. Many smart and hard-working people fail. Many young and old people fail. Many teachers, engineers, doctors, and other professionals fail. So many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Totoo-totoo po ito. Marami po nag-fail sila kahit sinasabi nga po natin napakasipag, may mga matatalino, kaya graduate cum laude, summa cum laude, pero hindi pa rin naging basihan para magtagumpay sa kanilang future. Kahit nga po mga teachers, engineers, doctors, mga professionals, nakikita po natin, matagal na pa nagtatrabaho, pero pagdating ng retirement, ay walang enough savings. So, ano ang dahilan kung bakit nga po nangyayari ang mga pagkabibig ito sa marami? Ang isang dahilan nga po, they lack financial education. Kagaya nga po ng nasabi ko kanina, hindi po kasi naituturo sa paaralan at natawag natin financial education. Kaya kahit nga po ako, isa na po akong teachers, 15 years na po ako nagtuturo ng mathematics, pero minsan po ay hindi ko naituro at natawag natin financial literacy sa aking mga estudyante. At ang totoo, natutunan ko lamang po at natawag na financial education na ito, naging financial literate lang po ako na ako ay maging member at makapag-seminar kay IMG. Kaya malaking pagkapasalamat ko po talaga sa IMG dahil natutunan ko po ang financial education. So that's why we need financial education. Another thing, ba't kailangan po natin ang financial education ay because of the rat race cycle. Ano nga po ba't natawag natin rat race cycle?
Ayan po. So, action side pong rat race cycle, ito po yung karaniwang nagiging ikot ng buhay ng maraming mga tao. Ayan po, trabaho ng trabaho, work, 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 napakasipag. So, maraming mga sidelines, maraming mga racket. Bakit? Siyempre, para po kumita. Pero, dahil may mga loans, may mga utang na binabayaran, siyempre, hindi naman po pwedeng ihuli po yun. Dapat pagkasweldo, uunahin po natin yan. Di po ba? Kaya nga, uunahin po ang loans at yung makitira, siyempre, ibabayad po sa mga bills, gagamitin sa mga needs, bibili ng mga pangangailangan. Pagkatapos po, sa bandang huli, gustong makaipon. Kaya lang, ano po nangyayari? Wala na pong nakitira. Bagkus, madalas, kinukulang pa. Kaya again, kinakailangan mangutang na naman. At muli, babalik, trabaho, trabaho, trabaho. Kasahod uli, kaya lang may utang na namang dapat bayaran. Uunahin po yun. Gagastusin na natira. Gusto makaipon, wala pa rin po. Kaya magkakautang na naman. So, nakikita po natin, umiikot lamang yan sa cycle na yan ang nagiging buhay ng maraming mga tao. Kaya kung hindi po tayo matututo na tatawag nating tamang paraan ng pag-iipon, kung hindi po tayo matututo na makaiwas sa tatawag nating mga pagkakautang, at kung hindi po tayo matututo na tinatawag po nating tamang pag-manage ng ating personal finances, ng ating expenses, hindi po talaga tayo makakalaya sa rat race cycle. So that's why sa IMD ay nagtuturo po ng financial education para po tayo ay makalaya sa rat race cycle na iyan. Another thing, bakit nga po ba kailangan pa rin natin ang financial education? Ito po ang dahilan. Because of the challenging future. Ano nga po ba yung mga challenging future na ito? Una po, an uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers, and manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Di po ba? Nakita niyo po, usok-usok ng automation. Sa bangko na nga lang po dati, di ba? Para kayo makapag-withdraw at makapaghulog ng iyong pera, eh may mga teller. Ngayon po, binawasan po ang mga teller na yan. Bakit po? Dahil meron ng matawag nating ATM. Diba? Hindi ka lang pwede mag-withdraw. Ngayon, pwede ka rin mag-deposit sa ATM po na yan. Kaya din po sa iba't ibang mga factory, ano nangyayari? Gumagamit ako ng mga robots para po gawin ang mga trabaho ng mga tao, dating empleyado. Kaya nababawasan po ang mga kailangan ng isang company sa pag-hire ng mga tao dahil nga po sa tinatawag po nating mga robots na ginagamit ngayon. Next, number two, because of the low saving and high debts. Marami pong mga tao, katrabaho, kaya lang kahit katrabaho, mababa ang kanilang saving, ang mataas ang kanilang pagkakautang. So this have a major impact on retirement. Many people have to work beyond 65 years old of age to survive. Kaya ayan po yung aming survey sa senior citizen survey in the Philippines. Makikita po natin atin sa graph na yan, na talagang napakarami ang hindi po financial literate. Kaya meron pong 40% na umaasa sa mga anak, meron pong 20% umaasa sa charity, meron pong 30% kahit matanda na retired na ay kinakailangan magtrabaho pa rin, at meron pong 8% na umaasa sa pensyon. At 20% lang po ang financially independent. Saan nyo po gustong mahanay dyan pagdating retirement nyo? Gusto nyo po bang mahanay sa 30% na kahit na matanda na, kahit retired na, ay kailangan pa rin magtrabaho dahil para matutusan ka lang mga pangailangan? Gusto nyo po bang umaasa na lang sa mga anak sa charity? O gusto nyo na pag-retired po natin ay financially independent po tayo? Happy living na lang po tayo. Di po ba? And number three, the high cost of education. Napakamahal po na tawag nating pagpapaaral po ngayon. As well as lack of preparation for college planning will hurt the younger generation. Do you know how much you need to send your child to college? So ayan po ang estimated college education. Pagka private po, sa isang four-year course, napakailangan po pala ng 1 million.
at tataas at tataas pa rin po yan dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng service and commodities sa ating bansa at natawag po natin inflation. At sa public school naman po ay 400,000. Okay? Next, moving on. So, increasing cost of living. Diba? So, many people have difficulty in saving money for their needs. And when need arises, emergency, repair, illness, vision, etc., their only option is mangutang. Tama po ba? Dahil nga po, bakit nagkakaroon po ng difficulty kapag you save? Dahil nga po, sa natawag nating patuloy na pagtaas ng bilihin. Kita nyo, dati po, yung ganyang isang cart, 1,000 piso, marami, di ba? Marami nang bibili sa 1,000. Pero ngayon po, makikita nyo, sa isang halagang 1,000, yun na lang. Oh, wala nang laman. Kaya, yung patuloy na pagtaas po ng bilihin ay nagiging rason kung bakit nga po marami ay patuloy pa rin naghihirap. At iyan ang isang dahilan kung bakit kinakailangan po natin ng financial education. Okay? So, do you want a solution sa mga problema po na yan? We have the solution. The good news is, with financial literacy, we can face all those challenges. So, there's hope in financial education. Sabi nga po Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Kaya financial education po ang solution. Kaya maging ating government, yan po nakikita. Kaya nga sa SONA ni President Duterte, 2016 po, ang isa sa kanyang nabanggit, a mandatory financial education for all migrant families and their communities shall be pursued. Kailangan pong maisulong talaga ang financial education. Kaya nga, si Rafi Tima, si Maris Umali, ayan, si Corina Sanchez, ang ating president ng IMG, Sir Joen, at siyempre, ang mahal na presidente ng Pilipinas, sila po ay kasakasama sa tinatawag nating financial literacy campaign. Okay? So, the basic financial concept we need to learn. Ito na po yung mga financial concepts na dapat po nating matutunan upang mabuild po natin ang ating future. The secret to saving and building your future. Ano nga po ba yung mga sekretong ito? Ano nga po ba yung mga konseptong ito na dapat nating matutunan? Okay? Meron tayong apat na key financial concept. Actually, hindi lang apat po yan, pero ito po yung mga pangunahin sa mga financial concepts na tinuturo po sa librong The Secret to Saving and Building Your Future. Una po ang X-curve. This explains why financial planning is important. Then, building a solid financial foundation. You should build it from ground to top. Next is pay God and yourself first. The 10-20-70, the abundance formula, and the power of compounding interest. The rule of 72 explains how money works. The secret of truly rich. So they know how to harness the power of compound interest. Okay? Sasayin po natin yan. Una, the X-curve. Ayan, may nakikita po tayong dalawang linya. Isang kulay blue saka isang kulay red. Ang kulay blue ay money line. Ang kulay red po ay responsibility line. So habang bata pa po tayo, ayan, wala pang enough savings. Ano ha? Pero merong big responsibility. Lalo na nga po, kung tayo ay bago pa lamang nag-build ng ating family, so nandyan, bibili ka ng bahay mo, bibili ka ng mga kasangkapan mo, bibili ka ng sasakyan, magpapaaral ka sa iyong mga anak, so malaki ang responsibility. So, pagtanda po natin, ang goal po natin sa money line, dapat po magkaroon po tayo ng big savings. Okay? Dapat po magkaroon tayo ng sapat na ipon para po sa ating pagtanda. Then, the responsibility line naman po ang ating goal. So, dapat ho, wala na po tayong responsibility o small. Lumiliit na ang ating responsibility. Kasi pagkabata pa, siyempre, nandiyan yung nagpupunder ka pa nga. Kaya marami ka pang pagkakaupang yan. So, pati ang bahay na binabayaran mo. So, big responsibility. Pero dapat, kapag tumatanda na, lumiliit na po ang ating responsibility. Pero minsan nakakalungkot yan ho. Hindi po bumababa ang responsibility habang tumatanda. Pagkus, ay tumataas pa nga pagkaminsan. At nakakalungkot din, minsan, o hindi lang pala, minsan madalas, bata ay walang savings, pero tumatanda, bakit wala pa rin savings? Kahit na minsan ay malakas naman kumita, pero
pag tumatanda na walang enough savings. So, dapat nating maiplano. Kaya yan po ang purpose ng X-Card. Okay, ano nga po ba yung mga responsibility na dapat po nating matugunan? Yan, food, shelter, clothing, education, health, debts, and loans. Kaya nga, itong mga ito ay mga dapat nating matugunan. Lalo na nga po, pag-having at pagbata, pag-tatayo pa ng pamilya, yung debt or loans talagang minsan marami yan. Dahil maraming binabayaran, maraming kumbaga ipinupundar, kaya lumalaki ang mga pagkakautang. Ngayon, yung food, shelter, clothing, saka health, ano po ba ito? Permanent o temporary? Alam po natin, iyan ay permanent. Ano? Kaya nga, ibig sabihin, talagang patuloy po natin dapat patugunan ang mga yan. Okay? Paano po natin matutugunan ang mga responsibilities na yan? Siyempre, kailangan po natin ang active income. Yung active income, you work hard for the money. So, kailangan po natin at natawag magtrabaho, magpakahirap, magsakripisyo para po tayo kumita ng pera. Ngayon, yung ating po ba active income, ito po ba ay permanent o temporary? Alam na alam po natin na iyan ay temporary. Hindi po habang panahon ay may trabaho po tayo. Hindi po tayo pagkakataon ay ikita po tayo. Kagaya nga po ngayon, di po ba? COVID. So, nandyan, maraming nawala ng trabaho. Maraming company ang nagsara. Kaya marami ngayon, malaki ang nagiging problema at natawag nating finances. Marami ay nababaon ngayon sa natawag nating mga pagkakautang. So, ibig lang kong sabihin, hindi po dapat natin makontento sa natawag nating active income lang. Kasi nga po, unang-una, ang ating hanap buhay ay hindi po permanente po yan. Paano nga po kung biglang-biglang mawala ang trabaho po natin? Ang tanong, gaano katagal po masusustentuhan ang ating pamilya kung biglang-bigla mawala ang trabaho natin? Di po ba? Yun ang isang malaking problema. Kaya muli, babalik naman sa natawag nating pagkakautang. Kaya, ang dapat po nating mapaghandaan habang po tayo malakas pang kumita, bata ka pa, kumikita pa ng maganda, dapat, pagdating mo, natawag nating old age, magkaroon ka na ng passive income. Dapat kapaghandaan po natin yan. Pagka tayo matanda na, dapat may passive income na po tayo. Kasi alam natin na hindi nga po tayo makapagtatrabaho hanggang sa katandaan. Mag-retard at mag-retard po tayo. So habang malakas pa, dapat kapaghandaan po natin ang passive income, money works for you. Dapat matutunan po natin yan na ang ating pera ay magtrabaho para sa atin. Mamaya po, explain po natin yung passive income na yan. Ngayon, kahit matanda na po tayo, syempre, nandiyan pa rin po tatawag natin mga responsibility. At nakikita niyo po, yung health, lumaki na po yan. Bakit po? Pag tumatanda, nandiyan po ang paglabas ng maraming mga karamdaman. Tama po ba? Kaya nga, habang tumatanda po, dapat napaghahandaan po natin ang ating health. Dahil alam natin, lalabas at lalabas ang maraming sakit pagka tayo po ay nagkakaedad. E ngayon, paano nga po kung wala po tayong trabaho? Pagkatapos ay nagkasakit pa po tayo, then wala pa tayong passive income. Napakalaking problema. So, yan po ay dapat nating pinaghahandaan. Kaya nga, meron po tayong workshop para po yan, pwede po kayong umatin. Okay? Next, sa life po, meron tayong dalawang if. Two ifs of life. Ano yung mga two ifs of life? Una, what if you die too soon? Posible. Pwede po tayong kunin ni God ng mas maaga, di po ba? So, who will take care of your family? And the second if is, what if you live too long? Who will take care of you? Dalawang if, posible talaga na mangyari po sa ating buhay na dapat po natin mapagandaan. Una po, halimbawa nga, bata ka pa, malakas ka pang kumita, pero ang pamilya mo sa iyo umaasa. Ikaw ang inaasa ng family, ikaw na talaga tayong breadwinner. E paano nga po kung biglang-bigla kinuha ni God ng mas maaga? Who will take care of your family? Paano na sila? Ha? Ano na ang mangyayari sa kanila? Dito ba? So ang solution po natin dyan, life insurance. Kasi yan po itinatawag natin income replacement. So anytime na kinuha tayo ni God, hindi po maghihirap ang ating family kasi po may income replacement
na ibibigay po si life insurance. Kaya napakahalaga po niyan. Next, what if we live too long? Sino may problema niyan? Kung tayo ay kinuha ni God ng maaga, siyempre wala tayong problema yan. Ang may problema, yung ating pong family. Kaya dapat paghandaan po natin ang future nila. So, kailangan pong life insurance para may income replacement para po sa pangailangan nila. E pag tumanda naman po tayo, ayaw tayo po ni God. Kumbaga, nagka-edad po tayo hanggang 100, okay, may 100 pa. So, who will take care of you? Alam po natin na hindi natin maaasahan ang ating mga anak. Hindi 100% na pwedeng alagaan ka ng ating mga anak. Pagkatapos, wala na nga po tayong trabaho, paano kung wala pong passive income? Di po ba? May mga sakit pa. Ano ang solution po natin yan? Ang solution po natin, have an investment and long-term healthcare. So, living on interest na po dapat tayo pagdating sa edad na yan. So, kaya nga, ito'y dapat natin paghandaan. If we live too long, dapat po may investment tayo, dapat po may long-term healthcare tayo. At yun po natawag natin passive income. Kapag may investment po tayo, yung pera po natin na naka-invest ang magtatrabaho para sa atin. At sa pang magandang investment ay yung long-term healthcare. Kaya dyan po, maalagaan po, matutusan ang pangailangan po sa ating mga sa health kung tayo magkakasakit. Kaya mahalaga po na tayo po ay merong investment, mahalaga po na meron tayong long-term healthcare. So, yan po ang X card. Okay? Next, the solid financial foundation. At naman po, yung pangalawang financial concepts na dapat nating matutunan. So, ang tawag po natin na ang namin dyan ay financial house. Dahil kagaya po ng pagkatayo ng isang bahay, ay dapat po merong order of priority. So, makikita po natin dyan, unang-una sa nasa baba, ang pinakamalaking step ay healthcare. Tama po ba? Long-term and short-term. Then, yung protection or life insurance, then eliminate debts, emergency funds, and investment. Ngayon, sa pagkatayo po ng bahay, alam po natin na inuuna talaga natin at natawag nating pundasyon. Wala pong bahay na naitayo, ang inuna ay bubong. So, dito po sa ating financial foundation, ang pinakapundasyon po ay healthcare. At ang pinakabubong ng ating bahay na financial house ay ang atin pong investment. Bakit po investment na tawag nating pinakabubong ng financial house? Kasi po sa bahay, alam po natin na yung bubong, ang reason kung ba't may bubong ang bahay ay upang mag-protect sa mga nasa loob ng bahay. Eh, si investment, bakit po may investment? Si investment po kasi, ang reason, pati mag-i-invest, ang isang reason, ay dahil upang maprotektahan po ang ating future. Di po ba gusto natin magkaroon ng magandang future? So, para magkaroon po tayo ng magandang future, so dapat po, nag-i-invest po tayo. Okay? Kahit bata pa, habang malakas pa kumita, nag-i-start na po tayo mag-invest. Pero, hindi nga po yan ang dapat unahin. Bagaman, dapat po, unti-unti ginagawa po natin yan. Ang pinaka-priority po natin sa pagkatayo ng ating financial house, dapat po, healthcare. Bakit healthcare? Kasi di po ba sabi, health is wealth. Kung paano mapagtatrabaho kung sakiting ka, dapat malusog para po tayo ay makapagtrabaho ng maayos. Tama po ba? At sa po, alam natin lahat na tayo ay nagkakasakit. Pero ang problema, hindi po natin alam kailan magkakasakit. Ang problema, hindi natin alam kung ano ang ating magiging sakit. Kaya mahalaga na mapaghandaan po natin to. Magkakasakit tayo. Hindi alam kung kailan, hindi alam kung anong klase ng sakit. Kaya kung hindi mapaghandaan ang sakit na ito, papaano na? Lalo pa po kung halimbawa, ang atin pong naging sakit ay sakit ng mayaman. Yung meron po natawag natin na mga maintenance. So, papaano na po? Hindi po ba? Kaya mahalaga na may healthcare po tayo. Ngayon, ito po yung tatlong uri ng healthcare. May tatlong uri po tayo ng healthcare. Ang short term, ang senior care, at ang long term. So, ang short term po, ang short term healthcare po, ito po yung mga healthcare na pinoprovide karaniwan ng mga company. Kung tayo po ay nagkatrabaho, ang company po ay nagpo-provide ng ating healthcare para po maproteksyonan ng ating health. Siyempre po, ngayon, kung wala namang company, hindi nag-o-offer ng
healthcare ang company, pwede naman po tayong kumuha niya ng sarili. Kaya lang, sabi dyan, you pay yearly, taon-taon binabayaran po yan, mas mababa nga po. Kaya lang, you lose if not used. Yung po ang isang disadvantage na tinatawag natin short term. Ano ho? Mas mababa nga po yan, mas mura. Kaya lang, every time na kumukuha ka, nag-renew ka, kaya lang, hindi ka nagkakasakit, hindi po natin nagagamit. Ano ho? Yung pera po natin natatakot. Kaya sabi, you lose if not used. Kaya, yun po ang isang disadvantage. Ngayon, magagamit lang po natin yan during productive years from 21 hanggang 60 years old. Pwede kang mag-renew. Pero paano kung 61 ka na? Hindi ka na pwede mag-renew. Kailangan mo na ay senior care. Kaya lang, ang senior care ay napakamahal naman po niyan. Senior care. At hindi pa po basta-basta makakakuha niyan. Marami po ang requirement. Dahil siyempre, pag nagkakaedad, marami nang lumalabas sa sakit, marami nang lumalabas sa karamdaman, kaya hindi agad-agad nakakapag-renew ng senior care. Kaya we suggest or recommend, dapat po habang bata pa, kahit sabihin na meron ka ng short-term healthcare na provided ng company mo, ay dapat po kumuha pa rin tayo ng long-term healthcare. Bakit po? Si long-term care plan po, you pay only for 7 years but for lifetime use. And it even grows. Tignan niyo po, ang pagkakaiba po kay short-term, nagbabayad ka taon-taon, kaya lang you lose if not use. Samantalang kay long-term, 7 taon mo lang babayaran yan, pero for lifetime use. At ang pera mong ibinabayad o inihulog, ito po ay lumalago. Bakit po? Naka-invest po kasi ang some portion ng pera na inihulog mo sa long-term healthcare. Kaya napakaganda po yan. So something that you have to get before 60, dapat po kumuha po tayo ng long-term, kahit na po tayo bata pa, malakas pang kumita, upang mapaghandaan po natin ang ating future sa pagtanda po natin, 61 and beyond, magagamit po natin yon. Kaya sabi nga, lifetime use po natin. So why do we need long-term care? Kasi solution po yan sa tanong natin na what if we live too long? Hindi po natin kailangan yan if we won't sick. Kung di tayo magkakasakit, we won't get sick. Diba? Alam problema, magkakasakit nga po tayo. Kaya kailangan po natin yan. Hindi po natin kailangan yan kung tayo makakaasa sa government, sa tulong ng government. So, aasa po tayo sa PhilHealth na hindi naman po talaga na ibibigay ang 100% na babayaran po sa hospital. O kaya naman, pipila ka sa SUA. Hindi po, napakahirap. Di po ba? Then, hindi kailangan yan kung yung ating mga anak ay siguradong maaalagaan tayo. Pero hindi mahirap pong asahan yan. Hindi 100% talaga maaalagaan tayo ng mga anak. Okay? Kasi siyempre, may kanikanya na pong pamilya yan. May kanikanyang priorities na, di po ba? At if you can bring your company's HMO in your retirement, kung madadala mo yan, nag-resign ka, dala pa rin HMO. Nag-retire ka, dala pa rin HMO. Kaso hindi nga po, iniiwanan po kasi yun. Siyempre, hindi ka na pinapakinabangan ng company, iwanan mo yung SMO na provided po nila. Kaya, if you love yourself and your family, have yourself healthcare. So, a lot of families' finances break down because of an illness of a loved one. Ayan, may dalawang sitwasyon po tayo dito. Saan nyo po gusto dyan? Ha? Doon sa taas o sa baba? Ang sabi ng iba, marami pang sasabi pala, ang gusto nila siyempre sa taas. Ha? Kasi sa baba daw, lalo ngayon, uso ang COVID, ay nakakatakot po dyan. Di po ba? Kaya lang sa taas nga po, napakamahal. Sabi, bukas ang bulsa dyan. Kasi napakamahal po talaga ng bayad sa private room, sa isang private hospital. Pero, kung meron po tayong long-term care, hindi po magiging problema yan. Kasi sasagutin po ng long-term care po yan. Ano? Kaya maganda na meron po tayong long-term health care. Okay? Next, so, pangalawa po sa ladder po natin ng ating solid financial foundation ay ang protection o ang life insurance. Sabi nga po kanina sa X-card, di po ba? What if we die too soon? At tayo ang inaasahan po ng ating family. Tayo po ang tatawag na breadwinner sa atin po nakasandal ang ating pong pamilya. Paano po sila kung biglang-bigla kinuha tayo ni God? Di ba? Paano na po yun? So, kawawa po ang ating family. Kaya nga, kinakailangan may protection po sila
dapat may life insurance po tayo. Kasi ang life insurance po, yan po sabi nga kanina, ang income replacement para po kung tayo po ni God, may tiyak po na susuporta sa ating family. So why do we need life insurance? So una, to protect your family if you die too soon. Pangalawa, replace your income. Pangatlo, to finance your children's education. Pangapat, to pay estate tax as instant money for your family and to pay off debts. Kaya yan. So, if you love your family, get yourself protected. Ito po ay solution. So, what if you die too soon? Kaya mahalaga ang life insurance. So, tignan nyo po ito. Yan po. Ito po ang purpose kung ba't kailangan po natin ng healthcare saka life insurance. Ayan po. Siyempre, si breadwinner, sa head of the family, nagsisika po yan para yung kanyang pamilya ay hanggat maaari na sa comfort at kung maaari nga po ay madala sa luxury. Diba? So, ang gusto magkaroon kasi ng magandang buhay. Kaya lang, what if bigla nga kinuha ni God si breadwinner, head of the family? So, anong mangyayari po sa family? Makikita nyo, babagsak po sa poverty ang kanyang way of life. Okay? Ngayon, kung meron po tayong insurance at saka healthcare, ano ha? Ha? Kumuha po tayo niyan. Makikita nyo po, kahit na wala ang head of the family at natawag nating breadwinner, hindi po babagsak sa kahirapan. Hindi po babagsak sa poverty ang family. Nandun pa rin po sa basic, nandun pa rin po sa comfort zone. Hindi man po sasabi nating mapunta sa luxury, pero at least hindi po babagsak sa tatag nating sobrang kahirapan ang ating family. Okay? Kaya napakaganda pa po na meron po tayong insurance, meron po tayong healthcare, kasi yan po ang protekta sa ating family if we die too soon. Kaya napakaganda po. Okay? Okay, next. Pangatlo, sa ladder po natin, eliminate debts. So, dapat po yung ating mga pagkakautang, ma-eliminate po natin yan. Why? Kasi kung hindi po natin ma-eliminate ang ating mga kautangan, debt can turn into a disease. It could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. Totoo po eh, nalilimit po ang freedom eh. Kagaya nga po minsan, dahil sa dami ng kanyang utang, natatakot lumabas. Diba ba? Eh, kasi baka raw makasalubong niya yung kanyang pinagkakautangan. Singili siya, hiyang-hiya na raw siya. So meron po kung kilalang ganun eh. Ha? Kaya talagang mahirap po na may pagkakautang po tayo. So dapat po ma-eliminate po natin yan. Meron po tayong dalawang uri ng pagkakautang, ang good at saka ang bad debts. Ang good debts sa pagkakaiba po, si good debts po, kapag ikaw ay nag-loan, ikaw ay nangutang, pero yung inutang mo, in-loan mo, ay nababalik po sa'yo ng kita. Halimbawa, nag-car loan ka. So, utang nga yung car mo. Pero, ginawa mong Grab, inlagay mo sa Grab, ginawa mong taxi, kumikita po siya. So, meaning, nababayaran ni Kotya ang kanyang sarili at nagpapasok po sa'yo ng income. Kaya, good debts po yun. Nangutang ka, ginamit po sa business, good debts po yun. Pero, nangutang ka, ginamit po lang sa luho. Ha? Nag-loan ka ng cellphone, so natawag natin credit, home credit. Kaya lang, anong ginagawa mo sa cellphone mo? Pinaglalaro mo lang ng ML. Ha? Pinapanood mo lang ng YouTube. So, hindi kumikita. Kaya, yung tawag po natin doon ay bad debts. Nag-loan ka para sa birthday ng anak mo. Bad debts po ang tawag natin yan. Ano? Nag-loan ka para mamasyal. Ito yung mga kautangan na dapat po natin eliminate. Okay? So, meron din po tayo palang workshop para po ma-eliminate natin ng tama ang ating mga pagkakautang. Atin po tayo ng ating mga workshop. At pang-apat ay emergency fund. Kasi marami po mga emergency sa atin. Ayan, nawala ng trabaho, meron na repair, medical emergency. Kaya naman, meron tayong home repair. So marami po tayong mga emergency. Ang iba ang sabi, siya ay maraming emergency. Kaya lang, walang funds. Ay, napakahirap po. Ano? So, may emergency po tayo, dapat po pilit natin o sikapin po natin, may funds din po yan. Ah, eh, kaya may mahalaga emergency fund. Kaya kita nyo ngayon COVID time ng COVID. So, ang dami po, walang emergency fund. Kaya talagang hirap na hirap po. Umiiyak talaga ang marami. Dahil nga po, sa napakahirap na sitwasyon natin ngayon dahil sa COVID. So, may mga emergency fund, hindi po masyadong apektado. Kaya mahalaga po yan. So, ang emergency fund po ang aming tinuturo at least 3
to 6 months of your monthly income nakatabi, nakatabi ka. Sabihin, halimbawa, 20,000 ang kinikita mo monthly. So, 3 to 6 months, dapat mga 60 hanggang 120K pero ka nakatabi. Nakalaan yan sa emergency fund. Kaya ngayon, kita nyo, nagka-COVID, may emergency fund, hindi masyadong apektado. At pang-apat o pang-lima po, ay natawag nating investment. So, maraming way ng pag-i-invest. Ano ho? Pero, ang itinuturo po namin sa pag-i-invest ay yung natawag nating mutual fund. Tinapakaganda po ng mutual fund. Kapag ka po tayo nag-i-invest, ay magkakaroon po tayo ng mga guarantee na mas maging maganda ang future po natin. Okay? So, why we need to invest? Ba't ka ba kinakailangan mag-invest? Ito po ang reason. Una, to achieve your financial goals in life. Yan kami, mga goals po tayo. Ano? Healthcare, retirement fund, education fund. Magang yung dream house mo, coaching gusto mo, vacation. So, upang tayo po ay hindi mabawang sa pagkakautang sa mga goals na yan, pagpaparal ng anak, o kaya sa tatawag natin, pag babakasyon lang, gusto mo magbakasyon, eh, minsan pinakangutang paano ho, eh, pinag-iipunan ko yan. So, to achieve your financial goals, pag-invest po tayo. Pangalawa, what if you live too long na? So, we'll take care of you. Kaya kailangan po mag-invest. Sabi nga kanina sa SCARP, di po ba? At isa sa solusyon, pagtanda po natin, passive income. So, yung passive income, yun nga po ay yung tatawag nating investment. If we live too long at may investment po tayo, money working for us. Kaya mahalaga po na may investment po tayo. Okay. So, ngayon, yan po ang ating solid financial foundation. Pero syempre, ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ay increase your cash flow. Okay? Kasi nga po, ang sabi po ng iba, okay, maganda po yan at tinuturo nyo na yan. Maganda at kailangan na meron po tayong healthcare. Maganda at kailangan na meron po tayong life insurance. Maganda at kailangan na may emergency fund. Maganda at kailangan na meron po tayong investment. Kaya lang ang tanong, paano ko tutugunan yan? Eh, kulang na kulang isang sahod ko. Ano gagawin ko? So, dapat po matutunan po natin na mag-increase ang ating cash flow. Meron po tayong dalawang way. Reduce expenses, increase your income. Okay? Ito po yun. How can you increase your cash flow? Una, have an extra income. So, marami pong extra income na pwede tayong gawin. Ano ha? Sabi nga, marami tayong extra time. Ang iba, extra time, di ginagamit na productive. Sinasayang lang. Ha? Anong ginagawa ng iba? Tulog lang ng tulog. Ang iba, ginagamit sa pakipag-yasmisan. Ang iba, ginagamit lang sa pakipag-inuman. So, ginagamit ang extra time at natawag nating walang paparakan bagay. So, dapat ko i-consume natin ang ating extra time sa pagkakaroon ng extra income. Marami pong way. Kagaya nga po ngayon, puso-puso mga online business po. Ano ha? Online selling. So, maraming way para magkaroon ng extra income. At si IMG po, may ino-offer din po na pwede natin maging extra income. Ayan, meron po tayong rewards number 27, exclusive benefits for IMG member. So, be in the financial industry, may pwede kang magkaroon ng business, become a financial educator, sarili mo oras mo, may online system tayo, makakatulong po sa maraming mga pamilya, at meron kang pwede makuha ang iyong income na gusto at mababayaran mga pagkakautang. So, kung gusto po nating matutunan ng business side ni IMG, meron po tayong tatawag na Fast Start School na kung saan itinuturo po yan ang business opportunity kay IMG. At pag naka-attend po kayo, talaga pong napakaganda ng business ni IMG. Pangalawa, ayan, earn income by sharing your know-how in this fast-growing industry. Ganun lang po pala kasimple. Ha? Earn income by sharing. Ha? Sharing lang po. Your know-how, yung ating natutunan. Yun po ang ating financial education na makukuha. Ha? I-share po lang po natin yan. Magkakaroon po tayo ng business. Then next, be a wise spender. Madalas po kasi dito ang nagiging dahilan kung bakit nababoon pa rin sa pagkakautang at manatiling mahirap ang iba. Marami. Hindi po wise sa pag-spend. So, tignan po natin example natin. Ayan. Meron po tayong mga example dyan. Bawa sa soft drinks lang po. Ano? Ito tubig, mineral water. Minsan, naglalabas po tayo. Wala tayong baong tubig.
Ang gagawin po natin, bibili po tayo ng bottled water. E magkano po ang isang bote na? Hindi po ba? E minsan, hindi lang hindi makumakasya sa maghapon ng isang bote. Lalo kung maghapon tayo nasa labas. E paano nga kung araw-araw, wala ng trabaho mo? Hindi ka nagbabawa ng tubig. Ha? Bili ka lang ng bili. Okay, so, finish ka po. Ayan. Example po natin, 25 pesos lang per can. Nakakadalawa tayo kada araw. Na? So, iyan ay 50 pesos per day. So, monthly cost po natin yan ay 1.5. Ha? Tubig pala ko sobrang siyon. At annual cost mo ay 18,000. Biruin mo sa top drinks, 18,000 pala ginastos mo kung nakakadalawa ka kada araw. Kung iyan ay in-invest natin in 20 years at 12%, kita nyo, may 1.5. Hindi po ba? So, makakapag-invest at makakapag-invest yung long term po natin na healthcare, 18,000, kay 60 na po yan. Okay? Kaya nga, yung annual cost natin, the soft drinks pa lang, doon pa lang po pala, kung ating ikakat yun, kung ating babawasan, doon pa lang, pwede na po pala tayo na makaipon. Pwede na po pala na tayo makakuha na tawag nating life insurance o kaya naman ang healthcare. Paano kung sinamahan pa ng kape? Ay, mahilig ka rin kasi sa kape. Bukod sa mahilig ka sa soft drinks, ay mahilig ka pa rin sa kape. Tatlong tasa ka na 20 pesos per cup. Eh, iba pa nga, Starbucks, di pa ba? Eh, magkano Starbucks, napakamahal. O ba? Eh, ngayon, kung 20 pesos nga per cup, 3 cup service per day, 1.8 na ang gastos mo dun pa lang sa kape kada buwan. Sa isang taon, eh, gumagastos ka pala ng 21,600. Eh, pero yung laki na po ng dalawa niya, kape tubig pa lang yan. Di po ba? So, paano sabihin po natin na wala tayong pang-invest, wala po tayong pangkuha ng Kaiser o ng healthcare, wala tayong pangkuha ng natawag nating insurance, wala tayong pag-ipon sa emergency fund, eh dyan pa lang po pala makakaipon na tayo. So, in-invest po natin yan in 20 years at 18% eh 1.8 million ka na. Eh, lalo pa yung mga nanitigarilyo. Di po ba? Eh, sa sigarilyo, yan po ang aking state ay hindi pa updated. Kasi ngayon pala ay megit sandaan na ang isang kaha. Eh, sa 80 pesos pa lang, isang kaha araw-araw, abay 2,400 na monthly ang iyong ginagastos. Di po ba? Eh, pang K45 na yan sa Kaiser. Kayang-kaya mo nang hulugan yon. Tanggalin mo lang sigarilyo mo. 28,800 annual cost. No. Kung in-invest mo yan in 20 years at 12%, aba, meron ka ng 2.4 million. So, makikita niya po yan sa mga ilang mga goods pa lang na yan na ating binibili. Malaki na pala ang ating ma-increase ng cash flow po natin. Di po ba? Kaya dapat po matutunan po nating maging wise spender. Meron pa, nagluloto. Di ba? Ang iba naman, yung sa tawag nating phone bills, ang laki-laki ng phone bills niya, ay nasasayang lang sa paglalaro ng ML, nasasayang sa pag-YouTube. Iba naman babae, mahilig sa pedicure, manicure, buwan po, nagpapapedicure, manicure. Pati yung hair maintenance, marami po. At kung ilan lang po yan, sa pwede po nating ma-save. At marami pa. Marami tayong ginagastos sa pagkamin sa hindi naman talaga needs. Once lang. So, pag-aralan po natin yan at meron din po kaming workshop yan tungkol po sa tatawag nating pagiging wise sa pagmamanage, pagiging wise spender. Kasi sa IMG, nuturoan po tayo from spender to saver. Okay, from spender to an investor. Okay? Kaya yan po ang ating magiging matutunan pag kumatin po tayo ng workshop. Okay? Next. The abundance formula. Ito may pangatlong concept. Ha? Meron po kasing ginagamit ngayong formula ang marami. Na ang tawag po namin doon, poor man's formula. Bakit po poor man's formula? Kasi isipin po ninyo, gayetong ginagawa ng marami. Yung kanyang sweldo, 100%, ang gagawin? Gagastos siya ng 100% ng sweldo niya. Tama ba? Yung 100%, gagastosin lahat po yun. Ng 100% ng sweldo, gagastosin lahat yun. Ang sabi niya, pag may naipon, pinatira daw siya, magiging ipon niya. Inuuna gastos eh. Ang iba naman, hindi naman kumakasya, kumbaga hindi pa kumakasya 100% kasi yung gastos niya ay higit pa kaysa kanyang sweldo. Ayan ang nangyayari, ang natitira, utang. Kaya ang tawag po natin doon, poor man's formula. Pero dito po, sa abundance formula, makikita nyo ang pagkakaiba kasi binaligtad po natin doon.
income 100%, ibawas ba natin yung tithes para kay God? Napakahalaga po niyan. Di po ba alam naman po natin, sabi sa Bible, unahin mo ang Panginoon. Pagkatapos, lahat naman bagay, ibabalik niya sa iyo. Sikat, umaapaw. Kaya guaranteed po yun. Okay? So, unahin natin 10% para kay God po yan. Then, 20% po, savings, investment mo. Pay yourself first. So, dapat automatic ibukod mo na yung 20% para po sa ipon mo yan. At pagkatapos, yung 70%, yun lang po ang iyong gagastusin. Expenses for your lifestyle, sa mga bills mo, sa mga needs mo, 70% lang ang ilaan mo. E ngayon, baka sabihin nyo, Sir Ernel, eh yung 100%, eh, hindi ko mapag-cash eh, 70% pa kaya. Eh kaya nga po, kanina, ang sabi, be a wise spender. Pag-aralin nyo mabuti yung paggastos nyo. Eh baka yung ginagastos nyo kasi, eh puro wants. Karamihan ay wants, hindi naman talaga mga needs. Kaya, dapat po maging wise tayo sa pag-spend. At kung gusto nyo nga po, maging wise sa pag-expend, attend po kayo ng workshop po namin. So, ayan po yung abundance formula. Sabi nga po ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after savings. Kaya, unahin mo natin ng ipon bago po tayo magastos. Okay? Next, number four concept is the rule of 72. Okay? So, si Albert Einstein po ang nag-formulate ng formula po na yan. So, 72 is the constant term divided by interest rate. Ito yung interest kung saan mo ilalagay ang pera mo equals number of years for your money to double. Ito po mga example para mas madali po natin maintindihan. So, halimbawa po, ikaw ay naglagay ng iyong pera sa 4%. Halimbawa, sa time deposit po sa bangko. No? So, kung 4% na ibigay po ng bangko sa time deposit mo, 72 divided 4 equals to 18. So, meaning, 18 years bago madoble ang pera mo. Kaya, 29 ka, naglagay ka ng pera sa bangko, 100,000, time deposit. Pagdating mo ng 47, after 18 years, madoble na pera mo, may 200K ka na. Okay? Then, after 18 years ulit, 65 ka na nun, nadodobli pera mo, meron ka ng 400,000. So, sa rule of 72, makocompute mo ngayon. Sa percentage na ito, na interest rate, gaano ba katagal madodobli pera mo? Halimbawa po sa banko, ilang percent po ba sa banko ang binibigay na interest rate? Wala pa nga 1%, di po ba? Ha? Mga 0.25 hanggang 0.5% lang po yan. Eh, palagay na po natin 1% sa regular deposit po ng bank. Ha? Kung 1%, so divide ka po. So, 72 divide 1 equals to 72. Kaya kung naglagay ka pala ng 100,000 sa banko at the age of 29, ha? Para maging 200,000 yung pera mo, eh, dapat 72 years muna ang dadaan. Kaya ilang taong ka na nun? 101 years old ka na nun? Di po ba? Bago maging 200,000. Kaya ganoon po katagal lumago ang pera natin sa regular bank deposit. Iyan na nga po, sa time deposit nga po, eh, after 36 years, eh, ilan lang po ang inilago ng pera mo. Di po ba? Napakaliit. Ngayon, meron pang ibang mas maganda na financial vehicle, si Pag-IBIG Fund. Sa Pag-IBIG MP2, nakapagbibigay po sila ng 8%. So, 72 divided 8 equals to 9. So, meaning, every 9 years, your money will double. Ayan. So, 29 pa rin. Naglagay ka ng 100,000. So, kada siyang na ito, nadodoble. Kaya, pagdating mo ng 65, meron ka ng 1.6 million. At yung pangatlo, ang mutual fund, dito po ituturo po namin, ang stock market. So, nakapagbibigay po ng average na 12%. Actually, 12% po na yan. Hindi po yan guaranteed kasi pwedeng tumaas yan at pwede pa rin bumaba. Depende po sa takbo ng stock market. So, 72 divided 12 equals to 6. So, meaning, kada 6 na taon po, madodobli pera mo kapag inilagay mo po yan. Ganun pa rin, 29 ka, naglagay 100,000 sa mutual fund. So, kada 6 years, madodobli pera mo. Kaya pagdating mo ng 65, meron ka ng 6.4 million. Okay, so, think about this. Halimbawa po, ayan si banko, nagbigay ng 4% sa iyong time deposit.
So after po ng inyong contract signing, kinabukasan, ang sabi po ni bank manager sa kanilang staff, ipasok mo sa mutual fund itong 100,000 na to na dideposit ni Pedro. Okay po. So ipinasok po sa mutual fund. Ngayon, di dumaan ng maraming taon. Ayan, pagdating mo ng 65, wi-withdrawin mo na ang pera mo kay banko. Magkano binigay sa'yo ni banko? 400,000. Diba ba? E ngayon, pagdating din ng 65, ng after 36 nga, year nga, so nag-withdraw ka, si banko naman, nag-withdraw din, kaya lang sa mutual fund, magkano na-withdraw niya? 6.4 million. So, magkano binigay sa'yo ni banko? 400,000. Magkano kinita ni banko? 6 million. Di po ba? So, isipin po natin, kung idiretso mo sa mutual fund o sa stock market, yung 100,000 mo, ha? Anong mangyayari pagdating mo 65? Ha? Meron kang 6.4 million. Ha? Kaya ang aming pong tuturo, ang aming pong suggestion, kung ang atin pong pera ay ilalagak natin sa banko ng pangmatagalan, pang long term, eh wag po natin doon ipasok. Ipasok po natin sa mas magandang investment vehicle. Ang sa nga po, si mutual fund. Kaya sa stock market po. Okay? So, makikita ng malaki ang ating pera. Okay? It is not enough to save money. We need to grow it. Palaguin po natin. Hindi sapat na mag-ipon. Magpalago po tayo. Okay? Ayan. Where can your money grow faster? How much will 100 pesos a day be at different rates of return? Yan. Ilagay mo po ang 100 piso mo kada araw. Ilalim na ng una, nag-iipon ka. After 10 years, meron ka ng 360,000, 20 years, 720,000, 30 years, 1,080,000. O, lumalaki rin naman siya. No? Kaya lang, siyempre, hindi nga po kumikita. Sa 1% sa banko, kumita naman po siya, konti lang. Diba? After 10 years, 1,000 may gitla kinita ng pera mo. Kita niyo po ba yan? After 20 years, 7,000 higit lang ang kinita ng pera mo. After 30 years, pagka na kinita, 16,000 na kinita ng pera mo. Oh, pagka sa banko, 1%. Eh, wala pang 1% sa banko. Kaya, we recommend put your money in a right investment vehicles. Okay? Yun nga po yung mutual fund. Ha? At 12%, makikita nyo ang difference niya. Pagdating mo ng 40 years, tingnan nyo po ang difference. Napakalaki, di po ba? So, those who start early wins more. Time is of great value. Invest consistently. Invest long term. Okay? Yan. So, more often than not, people put their money in less than 1%. Totoo po yan. And borrow money at more than 12%. Ha? Kilalagay ang pera niya sa banko, less than 1%. Pero mangungutang sa banko, magkano ang interest? More than 12%. Worse is, that the compounding interest works against them because of credit cards debt. So we want you to invest correctly. Yan po ang goal ni IMG. Maturuan po ang bawat Pilipino mag-invest ng tama. Ayan, marami po naging makagis kami kasi hindi nga po pinag-aaralang mabuti kung saan mag-invest. Okay? At si IMG, ang gusto po, maturuan tayo na mag-invest ng tama. Okay? Understanding how mutual fund works. Paano nga ba yung mutual fund na yan? What is mutual fund? Mutual fund is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors who invest in securities like stocks, bonds, money market instruments, and other assets. Yan po si mutual fund. Ito po ay tatawag nating pagtitipon ng mga pera ng mga investor. Pagkatapos magtipon ng mga pera ng mga investor, i-invest naman po yan sa mga stocks, sa bonds, money market, kaya mga iba't ibang mga assets. Paano ba nag-work ito? Ito po. Ay, may apat na investor, ano? Iba-iba ka kaya na. May 1,000, 10,000, 100,000, at 1 million. So, pinakamababa po 1,000. Kasi, ang pinakaminimum investment po sa mutual fund, at least 1,000. Pero nyo, 1,000 na, pwede ka mag-start. Na, napakaliit na po ang nagiging starting capital po sa investment sa mutual fund. Okay, bibili po yan ng shares sa mutual fund company. So, sa ating example, 10 pesos per share. Ay pag bumili po sila ng share of stocks, yung kanilang capital ay mako-convert sa unit of share. Okay? Mako-convert po sa unit of share. Kaya nga, okay?
So, after po na makapag-invest yung mga investor na yan, yung kanilang mga pera, titipunin po yan ni fund manager. Okay? Pag natipon po yan ni fund manager, okay, ibibili na po yan ng mga share sa malaking company. Kagaya ni PLDT, ni Globe, Metro Pacific, si BDO, si SM, si Jollibee, si San Miguel, and others. Maraming pang mga big companies, hindi lang po yan. Ang po pwede pong mabili. Mabila ni fund manager ng share of stocks. Pagka tumaas na po ang price, ayan, nakita nyo, naging 12 pesos na. Kanina ay 10 pesos lang per share. Kapag ka tumaas na po ang value ng share, pwede pong ibenta yan. Okay? Pwede pong ibenta yan ni fund manager ang mga shares nyo. Pagkatapos, pagka nag-generate na po yan ng income, ibabalik na po yan. Ha? Investors receive distribution of assets according to the number of share owned. Doon po mangyayari. So, ibabalik na po yan ng mutual fund company doon sa mga shareholders. Okay? Paano po computing, pag-compute niyan? Ganito po. So, 300 share, so 1,000 po ang puhunan, nakabili ng 100 share. So, times 12, meron po siyang kinita na 200 pesos, which is 20%. Si 1 million naman na 100,000 ang kanyang nabili, times 12, 1.2 million, which is kumita po siya ng 200,000. Kaya nga, yung 200 pesos saka 200,000, makikita nyo, parehas na 20% yan ng kanila pong kinita. Tama po ba? 20% total gain po. Kaya nga, sa mutual fund po, equally distributed po ang income dito. Ha? So, hindi po titignan dito kung gaano kalaki ang iyong in-invest para sabihin, bigyan ka ng malaking gain. Hindi po. Okay? Equally distributed po siya. Okay, next. Benefits of investing on mutual fund. Ito yung mga benefits. Professionally managed. Si fund manager po, ayan, siya po ay professional pagdating sa stock market. By the way, i-mutual fund po pala ay indirect stock market. Ano ha? Kasi may dalawa pong stock market, indirect saka direct. Ha? Yung direct po kasi, ito po yung direktang bumibili ka ng share of stock sa PSEI, Philippine Stock Exchange Index. Direktang pupunta ka doon. Kaya lang problema pagka direct, ikaw kasi mismo magmamanage ng iyong investment. Unlike pag mutual fund, may tinatawag po tayong fund manager. Si fund manager, professional po siya pagdating sa stock market. So, kumbaga, si fund manager po ang dumidirekta ngayon sa direct stock market. Tinutulungan lang po tayo. Okay? So, nagmamanage po siya ng ating investment. Okay? Very liquid. Meaning po, anytime pwede po nating i-redeem ang pera po natin o withdraw. Ah, kaya lang meron po tayong processing period, 3 to 5 days na pinaprocess po ang ating ang ating pong i-withdraw. Okay? Next, diversified. Okay? Ibig sabihin, hindi lang po sa isang company binibili ng share ang ating investment, but at least 10 big companies. Nakakalat po yung pera po natin. Okay? It has a low minimum investment requirement kasi halagang 1,000, pwede ka na nga mag-start. Ito na napakababa po. Transparent. Meron po tayong SOA o yung statement of account na dito ay nakalagay yung development ng iyong investment. Kaya mamomonitor mo po siya. Kapag IMG member naman, may portal po tayo na doon ay mamomonitor po natin yung ating investment. Strong track record, matagal na po kasi si mutual fund, subok na po ito. Alam nyo, pang 1980s pa, may mutual fund po na. Hindi lang natin masyadong alam, hindi tayo aware, kasi bayaman lang po talaga nakakapasok dyan. At it's safe and secured. Siya po ay licensed sa Security and Exchange Commission, so regulated po siya doon. Kaya lang sabi ng iba, hindi po raw sapat na batayan na may lisensya sa SEC ang isang company para masabing legit. Meron kasi mga scam na company, may lisensya rin sa SEC, pero scam pa rin sila. Kaya ang akala po nagiging sagot dyan, kapag kaganoon sinasabi, ito po, si SSS, kilala niyo po si SSS, di po ba? Social Security System. Sila po ay nag-invest ng 3 billion sa mutual fund in the year 2018. Ha? Ha? Yung PhilEquity po at saka si Sun Life,
So doon po sila nag-invest. So ito po ang pag-isipan natin. Kung sa SSS ay nagtiwala po ng 3 billion para mag-invest kay Mutual Fund para palaguin yung pera ng mga members niya. 2018 po yan. 2019, nabasa ko rin, 7 billion in-invest rin sa Mutual Fund. Kung si SSS ay nagtiwala sa malaking halaga kay Mutual Fund, tayo ba? Magdududa pa? Ilang libo lang naman ating i-invest po ba? Kaya secured po talaga si Mutual Fund. Okay? Next, the gains are tax exempt. Totoo po yan. So, kay banko, pag mag-withdraw ka, may natawag tayong withholding tax. Pero kay Mutual Fund, pag mag-withdraw ka, wala pong tax yan. Exempted po ang tax yan. Load, zero load po for IMG members only. Kasi po yung zero load, ito po yung natawag nating entry fee. Na kada ikaw ay magpapasok sa investment mo, kapag ikaw ay direktang na-invest kay Mutual Fund, ay meron pong natawag na load fee. Ibig sabihin, doon po kasi kumikita ang Mutual Fund Company sa load fee. Iyon po yung kinakalta sa investment natin kada magpapasok po tayo. Bawa, itong buwang ito, magpasok ka ng 5,000, kakautasan po yan ng load fee. Depende sa company, 2-5%. Example, 3% po ang kinakalta sa company yung pinaglagyan mo. So, yung 5%, ay yung 5,000, pabawasan ng 3%. Kita po ng Mutual Fund Company. Next month, mag-invest ka ulit, 5,000 na naman. Pabawasan naman po ng 3% yun. Then another month, may mas malaki kang pera, nag-invest ka ng 10,000, pabawasan na naman ng 3% yun. So, kada magpapasok ka po ng pera, ng investment po, kinakaltasan po ng 3%. Kasi doon niya po kumikita ang Mutual Fund Company. Kaya nga, kung gusto po natin ng walang load fee o entry fee, ayan, be an IMG member. Kasi sa IMG member, nawawala na po ang load fee o entry fee kapag ikaw ay mag-invest sa Mutual Fund. So isa po yung benefits, pa rin sa benefits po yan, ng pagiging IMG member. Di po ba napakaganda ng pagiging IMG member? Okay? So ito po yung Rambler Financials, yung amin pong kapartner. Ayan po yung ating mga Mutual Fund Company, nakapartner, Soldivo Fund, Pilam Asset, First Metro, PhilEquity, Atram, Sunlight. So ito po yung mga pinaka magagandang Mutual Fund Company sa Pilipinas ngayon. Okay? So, okay. Summary of the four important financial concepts. Una po, yung X-Card. So, yan po, pinaplano po natin yung future po natin. What if you choose on? Dapat alam mo yung plano mo. But if you know that, alam mo yung plano mo. Then, investment house po natin. Ito na tayong financial house po natin. Andyan po yung ladder po natin sa solid financial foundation. Dapat priority po natin ang healthcare, saka income protection, then saka yung investment po natin. Ang abundance formula, dyan po ay siguradong tayo ay makakaipon ng tama. At siyempre po ang rule of 72 para alam natin paano po natin o kailan, hanggang kailan madodoble ang pera po natin. Okay, so yan po yung apat na major financial concept. The secret is to build your future. Okay, so now that you know the four powerful financial concepts, you can now start to build your future. Huh? Remember, building your bright future is like building your dream house. Okay, so build it right, build it strong. So dapat pa-build natin ng tama. Okay, so may isang kwento lang po ako sa inyo, may kilang naman po ito, ang bahay ni Boss. So, meron po isang karpintero, si Juan de la Cruz. Siya po ay 58 years old na at gusto na niyang mag-retire. Napapagod na siya. Gusto niya na huminto sa pagkatrabaho bilang karpintero. May asawa po siya, dalawang anak at mayroong apat na apo. Okay, so gusto niya makasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga apo. Okay, pambuhay sila na hindi na po nagtatrabaho o kumbaga yun, mag-relax na lang. Okay? Kaya nagpaalam po siya sa kanyang amo na kumbaga yung mag-re-reward na po siya. Kaya yung kanyang amo, dahil siya ay mabait at siya ay talagang maaasahan, magaling na karpintero, medyo nang hinayang po sa kanya na sa kanyang pag-retiro. Pero ganyan pa man, wala siyang magagawa kundi payagan nito kasi gusto nga ni Juan de la Cruz na mag-retired na. Eh, pero, based ang pakiusap yung kanyang amo. Ang sabi ng amo niya, baka po pwedeng sa huling pagkakataon, igawa mo ako ng bahay. Ha? I-build mo ako ng isa pang bahay. Last na to. Okay, so pinagbigyan naman siya ni Juan. Kaya lang,
hindi niya na masyadong pinagbuti yung kanyang paggawa ng bahay kasi nga, kumbaga, nagsasawa na eh. Wala na sa kasiyahan niya na gumawa. Kaya ginawa niya ng bara-bara, hindi niya masyadong pinaganda. Ha? Hindi niya masyadong pinag-igi ang paggawa ng bahay, pati mga materyales eh, talagang pinipig niya. Hindi niya ibinigay yung magandang quality sa bahay na yon. In short, ha? Basta ang sa kanya, ang mapagbigyan lang yung boss niya na basta maitayo yung huling bahay na gustong ipatayo ng kanyang amo. Ngayon, after na maitayo yung bahay, so, in-inspect na ngayon ng may-ari yung bahay. Pagkatapos, yung susi ng bahay, maya-maya, after ma-inspect, inabot ngayon kay Juan. Ha? Ang sabi ng amo, yung bahay na yan ay para sa iyo. Kaya bilang iyan, ipasasalamat ko sa mahabang panahon na pagkatrabaho mo sa akin. So, dahil doon, nagulat siya. So, nagsisi ngayon siya. Ha? Nagsisi ngayon si Juan. Kung alam ko lang, ha, na akin pala yung bahay na yon, di sana pinag-igi ko yung pagkatay ng bahay na yon. Di sana pinaganda ko. Di sana pinatibay ko ng gusto ang bahay na ito. Di sana ginamitan ko ng magagandang materyales ang bahay na ito. Kung alam ko lang. Ha? Kaya nga, ganun po ang nangyari pagkaminsan eh. Nahuli at natawag nating pagsisisi. So, sabi nga, we are all carpenters in our own lives. Ha? Every day, we are constructing our future. If you're not happy with what you see, perhaps it's a direct consequences of what you've been building over the years. Ha? So, build wisely. Kaya yung future po natin, binibuild po natin ngayon yan. Kung gusto po natin maganda future po natin, i-build po natin ng maganda. Build po natin ng maayos ang future po natin ngayon. So the kind of life that you will live tomorrow is depends on the choice you make today. It depends on how you build it today. So choose right, choose wise, build it right. So be prepared for the two ifs of life. So yan po eh. Kaya dapat po ngayon pa lang, i-build na po natin na maayos ang ating future. So apply what you've learned today and build a strong financial foundation. So, how do I start? So, paano nga magsisimula? Ito ang aming recommendation para makapagsimula ka na mag-build ng iyong future. So, una, register as an IMG member and apply all the knowledge you have now. Kasi, bukod sa kami ay financial educator, pero hindi naman kami siyempre ino-offer na mga way kung paano mo ma-apply ang lahat ng natutunan mo. Ha? Sa ating financial education seminar. So, mai-apply mo yan kapag naging member ka ni IMG. Okay? Start your investment and build your future. Have a long-term healthcare, life insurance, and investment. Ayan, remember the solid financial foundation. Kailangan natin ng healthcare, kailangan natin ng life insurance o income protection, kailangan natin ng investment. So, what if I could tell you about a product that provides a complete solution for three major financial needs. Ah, provide total solution to your healthcare, insurance, and investment needs, a three-in-one product. What if meron gitong product? Maganda ba yan? Yes, siyempre. At yan po, pinakikilala ko po sa inyo, si Kaiser Ultimate Healthcare Builder. Si Kaiser ay three-in-one investment product. Ine-endorse po siya ni Miss Yaron Cuneta. Okay po? Yan. Si Ultimate Kaiser Health Builder po ay 3-in-1. Meron siyang life insurance, meron siyang health insurance, at meron din po siyang investment. Naka-invest po yung pera nyo na binabayad po kay Kaiser Healthcare. Okay? So, 7 years to pay po yan at 20 years maturity. Sa BB7, 7 taon nyo lang kung babayaran. Magmamature po siya, dalawang taon na yon, protected po kayo, naka-insured po tayo. Plus yung pera po natin, naka-invest pa po siya. Okay? Ayan po yung sample po natin. So, meron po tayong K100 sample po. Yeah, actually, marami po tayong plan sa Kaiser. Hindi lang po K100, sample lang po ito. Ayan, 7 years po to pay yan. First, hanggang 7 years na paghuhulog mo, may mga benefits ka na po, healthcare benefits. Ha? Pagkatapos, after 7 years, from 8 hanggang 20,
ang tawag po natin kay extended period, sa period po na yan, ay kumikita na po ang pera po natin. Naka-invest po kasi siya. Kaya, after 20 years of maturity, pwede na pong maging 1.1 million ang inyong pera. Okay? For more information about Ultimate Kaiser Health Builder, meron po tayong bukod na seminar po dyan. Okay? So, inaanyayahan po kayo umaten sa Kaiser Health Builder. Kontakin nyo po yung nag-invite po sa inyo para po maibigay sa inyo ang mga schedule ng Kaiser Healthcare Builder Seminar. Okay po? So, napakaganda po niyan. Next. So, healthcare fund goal. If meron tayong 1.2 million na healthcare fund goal, paano po natin maiipon yung 1.2 na healthcare fund goal po na yan? Meron po tayong mga option. Una, mag-ipon ka ng 60,000 per year for 20 years. So, saving in 20 years, 60K times 20, meron kang 1.2 million. Kaya naman, mag-mutual fund ka in 15 years, 2,400 pesos per month, in 15 years, ay meron kang 1.2 million. Kaya naman, mag-Kaiser ka, 6,000 per year, yun nga po yung K100, 7 years mo lang babayaran, 60K times 7 is 1.2 million. Okay? 7 years to pay lang po kasi ang Kaiser. Kaya nga, 7 years SMO, 13 years long-term healthcare, then 20 years life insurance. Kaya, napakaganda po. Biro nyo, 7 years lang. 60K per month, per year, pero ka ng 1.2 healthcare fund goal. Okay? IMG BIA membership. Sabi nga kanina, BIA member, paano ba mag-member? At magkano membership fee? Ang membership po sa IMG ay 5,500. One time lang po ito. Okay? Sa 5-5 po na yan, pero na po tayong unlimited financial literacy and workshop class. Unlimited po yan. May mga trainings, may mga workshop na ibibigay po sa atin. Lahat ay free. Then, meron na rin pong 100,000 personal accidental insurance. Okay? Sa halagang 5-5, meron na po tayong 100K na accident insurance. Automatic investment po sa 1,000 in Soldevo Fund. Sabihin, sa 5-5 mo, yung 1,000 po nun, naka-invest na po sa Soldevo. Unlimited consultation, pre-consultation po yan to all Kaiser Medical Center plus other IMG benefits. But wait, take note po, renewal po of 1,500 every December for activation. So, kailangan po natin mag-renew ng membership sa atin pong IMG. Kasi po, para patuloy po natin ma-enjoy yung mga benefits, kagaya po ng 100,000 na pre-accidental insurance, dapat po nag-renew lang po tayo. So, magkano lang po kasi ang magkano lang naman po ang 1.5 sa isang taon. Sa per day po niyan, ay 5 pesos lang po yan. Kaya napakababa po niyan. So, yearly, meron na po kayong free 100,000 personal accident insurance kung mag-renew po kayo ng 1.5 lang. Okay? Ayan. Ito po yung aking portal, IMG. Pero ayun po yung makikita nyo sa portal po ninyo. Nandyan po yung inyong investment, Soldevo Funds. Tama, monitor nyo po dyan. May Fidelity rin po tayo, Everest, Manila Bankers. Yan po yung 100,000 na coverage ng ating personal accident insurance. IMG Vision Care. Meron po kayo dyan na dalawang frame kada taon na libre kapag member po ni IMG. Tapos po, meron po tayong consultation niya kay Kaiser at yung IMG Dominate Tools. Napakaganda po niyan sa Dominate Tools. At siyempre, yung atin pong Kaiser, pwede tayong makabili ng Kaiser sa IMG. Dominate Tools po pala, yan po yung natawag natin na marketing tools sa online. Napakaganda po niyan. Okay? Ito po yan, Dominate Tools na yan. So, dito po pwede kayong gumawa ng website, pwede kayong gumawa ng web na magagamit po ninyo sa natawag nating pagmamarket. Okay? Yan po, yung Dominate Tools. Okay? Yan. So, top IMG benefits. So, meron po tayong 30 IMG benefits. 30 po yan. Hindi ko na po i-discuss lahat po ito. Kung gusto niyo pong malaman lahat ng mga benefits na ito, kung gusto niyo matutunan, tanong niyo na lang po sa nag-invite po sa inyo. Ilan lang po i-discuss ko yung mga pinaka-important. Okay, una, siyempre, pre-seminars po. Lahat po ng
Seminars dito ay libre. Meron tayong free financial workbook at free exclusive financial books na ibibigay po. Free po yan kapag member po tayo. Nandyan nga po yung free gifts sa Arsenal Insurance, Kaiser. Then, yung MOS 18, ito po MOS 18. Si Life Insurance exclusive to IMG members. So, napakababa po ng premium nito. Sa age mga 30 po o pababa, meron na po tayong coverage na 1 million sa halagang 5,000 plus lang kada taon. So, napakababa po niya. Tapos, ito po yung number 10. Yan po yung natawag nating zero entry fee. 0% entry fee kapag na tayo po member ni IMG. Tapos, meron din po tayong discount sa mga non-life insurance. Kung may sasakyan po kayo, malaki madi-discount yun po sa car insurance nyo. Kaya kung gusto nyo pong kumuha ng auto, malaki po ang inyong matitipid yan kasi nababypass po natin ang middleman, ang mga ahente. Pwede rin po kayo makapag-travel around the world. Ha? Number 28. Actually, 30 na po yung benefits na yan. Ah, 35 I mean. Hindi lang po updated yung aking slide. Okay? So, tanongin na lang po sa nag-invite sa inyo kung ano-ano po yung mga benefits na yan. Okay? Yan. So, financial education plus execution equals to transformation. Hoping po na meron po kayo natutunan sa ating itong pinag-aralan. Okay? At sana yung inyong natutunan ay magkaroon ng execution para po magkaroon ng transformation ng ating buhay. So, it's time to act on it today. So, it's time for you to take action. You will always have an excuse not to save or invest. Kasi maraming excuses talaga. But no matter what excuse, one thing is sure. You will get older next year. Your child will grow and enter college. You will eventually retire and stop making active income. Thus, be prepared to the two ends of life. Remember the solution, the long-term care, insurance, saka investment. So, living on interest, passive income po niyan. So, take action and be financially educated. Act on your financial needs. Make the right choices. Yan. So, start your journey to financial freedom. So, mag-attend po kayo ng mga workshop natin. So, learn how to become your own financial educator. So, let's start with financial education. Ayan po yung ating financial workbook at saka yung ating pong The Secret to Saving and Building Your Future. Pwede po lahat yan kapag nag-member po kayo kay IMG. Okay. So, it's all about love. Love yourself, love your family, love the people around you. So, kay IMG, our mission is to love our co-Filipino. Okay? Kaya, na-share po tayo ng ating kaalaman para po mapaganda ang future. So, if you love yourself, apply po natin ang ating natutunan. If you love your family, kumuha po tayo ng life insurance para po sa kanila. And, if you love your neighbors, your friends, your family, share po natin to. Okay? So, love one another as I have loved you. So, we did it and you can do it. So, again, our mission. So, sana po makasama po namin kayo sa pag-share ng financial education. So, God be the glory. Thank you for listening and God bless. Okay? So, it's time for Q&A. So, may tanong po ba kayo? So, may tanong po? Sige, pwede po tayong magtanong.